Mabuting araw mga ka-eskwela! Samahan niyo kaming muli sa ating third episode ng Eskwela Vlog. Sa ngalan po ng Member Education Department, ako ho ay lubos na nagpapasalamat for watching our first two episodes. Dun ho sa first episode ho namin, diniscuss yung My.SSS account at dun sa pangalawa naman ho, yung pag-register ninyo or pag-enroll ninyo dun sa Disbursement Account Enrollment Module. Kung nais nyong mapanood at mabalikan ulit yung aming mga episodes, you can check po yung description box. Nasa baba ho yung mga links nila. And we hear you mga ka-eskwela, sinuyod ho namin yung mga comment sections ng mga nakaraang episodes. At sa episode na ito ay sasagutin namin ang inyong most asked questions. Katulong ko ho ang lahat ng kasamahan ko mula sa Member Education Department at kasama na rin ho ang ilang mga experts from the different departments of the SSS, we will try our best to answer your questions. Para naman ho sa mga hindi pa nakasubscribe sa official YouTube channel ng SSS, pakiclick lamang ho yung subscribe button, pati na rin ho yung notification bell, and get the latest updates and information straight from the source mga ka-eskwela, para di ho kayo ma-biktima ng misinformation o disinformation. Okay, let's start! Ating nang umpisahan ang Eskwela Episode 3, FAQs on My.SSS Registration and DAEM. Unang katanungan mula kay Jasmine Budino. Nakapag-register na po ako sa My.SSS. Ang kaso, wala akong nare-receive na email with a hyperlink para i-activate yung aking account. Parang nakat yung email na nareceive ko. Paano kaya to? Kailangan ko pa namang i-check yung aking contribution list to file for maternity. Mabuting araw, Ma'am Jasmine. Pwede ninyong i-check yung spam or junk mail folder kung wala po sa email inbox. Kung wala pa rin, then you can send us an email at onlineserviceassistance@sss.gov.ph at i-attach yung screenshot ng truncated email for proper evaluation and assistance. Ito naman, Jomer. Katanungan mula kay Manuel Awe Mentuda. Bakit po kapag nag-register ako, kapag andun na sa tanong na ilagay ang CRN or SS number, bakit po invalid ang nakalagay? Hi Sir Manuel, please make sure that the CRN or SS number that you're encoding is correct. Siguraduhin na walang special characters like dashes, period or comma at tuloy-tuloy lang sa pag-encode ng inyong CRN at SS number tulad ng nakikita nyo sa inyong screen. May dalawang related questions tayo from Joanna Marie. Hindi po ako makapag-sign up kasi hinihingi yung contact number na niregister ko noon pang una kong kuha ng SSS number. Eh hindi na po yun active. And second, from Ma'am May Quinto, yung sa mister ko hindi niya ma-open yung My.SSS niya. Nakalimutan niya kasi yung cellphone number na niregister niya. Paano po ba dapat ang aking gagawin? Hi mga ka-eskwela! Kung hindi na po active ang ating registered contact number, may iba pang options na pwedeng piliin upang makapag-register tayo sa My.SSS. Halimbawa, kung kayo ay employed member, ang pinakamadaling paraan ay ang option number 4. I-encode lamang po ninyo ang employer ID number ng inyong employer. Pwede nyo po itong hingin sa HR or sa employer ninyo mismo. Kung kayo naman ay voluntary, self-employed, non-working spouse, OFW, separated member, option number 5 naman po ang easiest way for you to register. Ilagay lamang ang paid payment reference number. Tandaan, kailangan po ay paid PRN dahil hindi po marirecognize ang system namin ang generated PRN. Maaari din natin gamitin ang payment receipt transaction number kung tayo ay nagbayad sa aming payment collecting partners. Ang iba pang registration preferences na maaari ninyong gamitin ay naka-flash ngayon sa ating screen. Meron na po akong account sa My.SSS. Kaso, hindi na ito ma-open kasi nakalimutan ko yung password. Tapos, hindi na rin working yung registered email ko sa SSS. Paano po ito ma-resolve? Ito po ay katanungan mula kay Ma'am Jan. Mabuting araw po, Ma'am Jan! This is how to reset your My.SSS password. Ito po ay para sa mga nakalimutan na yung password, pati na rin yung mga na-block or locked na mga My.SSS account. Una, bumisita sa ating official SSS website, www.my.ssss.gov.ph.
sss.gov.ph. Ikalawa, piliin yung type of account na nais ninyong i-reset. Alimbawa, member kung member login or employer kung employer login. Ikatlo, i-click ang link ng forgot user ID or password. Pang-apat, makikita ninyo ang dalawang options kung paano i-retrieve yung inyong my.sss account. Meron tayong registered email address o kaya ay security questions. Kung ang inyo pong pinili ay ang registered email address, you will be required na i-indicate po ang inyong CRN or SS number, then enter the captcha or image as it is shown. Kung ang pinili naman ninyo ay security questions, you will be required na i-indicate din ang inyong CRN or SS number and answer the security questions na inassign ninyo nung kayo ay nagrehistro sa my.sss. And then, i-log in ang inyong registered email address and open the email we sent containing yung inyong confirmation link. Pagka-click ng click here na hyperlink, kayo po ay kakailanganin na mag-input ng inyong preferred na new password at need ito na i-confirm. Pagkatapos po, kayo po ay idadirect na sa inyong my.sss account kapag ito ay successful. Para naman po sa ating mga members na nakalimutan na ang kanilang registered email address or na-block or ito ay inactive na, maaaring po kayo mag-email sa online service assistance at sss.gov.ph para may reset ang inyong mga account. So, ilagay lang sa ating email ang inyong 10-digit SSS number, complete name at ang inyong date of birth. At i-attach din po ang mga sumusunod sa ating email. Una, ang ating SSS or unit card or 2 valid IDs. Pangalawa po ay ang ating selfie, hawak ang mga IDs na ating in-attach sa ating email. Ito naman po ay katanungan mula kay Miss Kristen Joy Murillo. My boyfriend tried to register in SSS portal but the email response was his name or birthday did not match. Mabuting araw, Ma'am Kristen Joy. So, kindly advise your loved one, si babe, sweetheart, or si sweetie, to seek assistance from our servicing branch na pinakamalapit sa kanya. Huwag niya kalimutan magdala ng original and photocopy ng kanyang birth certificate at ng kanyang 2 valid IDs. Ito namang tanong ay mula kay Mr. Ronald Bodino. Bakit sa tuwing nagla-login ako, invalid username and password ang palaging message sa akin? Kaya need ko pang mag-forgot password? Ganun po ba talaga? Need mag-change password para makapag-login sa account? Miss Farah, anong may papayo natin sa kanya? Hi, Sir Ronald! Siguraduhin lamang na ang ine-enter ninyo na login credentials ay tama. Kung sigurado naman kayo na tama ang inyong inilalagay na login credentials, pero lumalabas pa rin na invalid ito, you may already use yung ating forgot user ID or password na link facility. May katanungan from Ms. Naira Didato. Paano po pag ganito ang email sa akin? This is for number 7 registration preference. Kakakuha ko lang ng SS number through E1/E6. You cannot register yet in the SSS website due to your current membership status. No date of coverage is indicated in your SSS records. Ms. Naira, upon online application of the SSS number, makatatanggap tayo ng 2 emails from SSS. Isa ay ang confirmation of successful application with PDF copy of your SSS number or yung E1E6 form. At ang pangalawa ay ang activation link to set your password in my.sss. Please make sure to activate your my.sss account within 30 calendar days from the date of application of SSS number. Kung nag-expire na ang activation link, maaari po kayo mag-register ulit sa SSS website. Piliin lamang ang registration preference na transaction number shown in your personal record, UMID application, or yung ating E1E6 form. So meron din po tayong tanong mula kay Hayate. Nagre-register po ako through online, kaso sa place of birth, wala po yung Santa Mesa sa choices for Metro Manila. Kaya hindi ko po makontinue pag-fill up ko. Sana may ayos ko. Okay.
Para naman po dun sa katanungan ninyo, make sure to check kung anong barangay kayo nabibilang. Malaki po kasi ang Santa Mesa. Meron sa Manila, meron sa San Juan, etc. Para makasiguro tayo, piliin niyo po ang barangay. Ito naman mula kay Sir Jun Fortesa. Paano kung walang online account? Para sa tanong naman na to ni Sir Jun Fortesa, actually, we highly encourage you mga ka-eskwela, not only Sir Jun, no? Kung wala pa kayong online account, mag-register na kayo at siguraduhin na magkaroon ng online account or my.sss account dahil napakarami na po tayong pwedeng gawin na transactions sa SSS through your my.sss. Another one, Sir Jun at sa mga iba pa po na wala pang mga online account, maaari nyo pong sundan yung steps for registration sa aming eskwela vlog number 1. Just click yung link na nakalagay sa description box below. But wait, there's more. Aside from the convenience, no, of transacting with SSS through online, with your my.sss account, maaari ninyong i-check ang inyong contributions and records, mag-check ng benefit claims, loan applications, magpa-appointment ng pagpunta sa SSS, at marami pang iba. Tumungo naman tayo sa comment mula kay Sir Jose Ferrofino. Thank you po sa vlog na ito para matuto ako. Maraming salamat din po, Sir Ferrofino. Talaga namang nakakataba ng pusong maisip na may nakaka-appreciate ng aming mga ginagawa para sa inyo mga ka-eskwela. Naway ang inyong mga natutunan mula sa unang episode hanggang sa ngayon ay inyong maibahagi sa kapwa membro, employer, at sa mga magiging membro pa lamang ng SSS. Mula naman kay Ms. Jennifer Matito Vista, hirap po akong makapag-apply ng employer disbursement account. Kailangan po ba na ang account name ng bangko na i-enroll ay same sa business name? May bank account po ako, pero ang account name ay yung employer name. Hi Ms. Jennifer, for employer disbursement account, need po na ang account name is same with the business name na nakaregister sa SSS para maiwasang ma-deny ang inyong enrollment. Hello po, ano po bang mali ko sa disbursement? Paulit-ulit lang reply nila, palagi nilang proof of account. Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Mabuting araw po, Ms. Janet. Ito po ang ating mga dapat tandaan sa pag-upload ng proof of account. Siguraduhin na sa photo or document na isasubmit, nakasaad ang bank name, account holder's name, and account number. Kung photo ang ATM card na isasubmit, siguraduhin ang number na naka-appear dito ay ang bank account number mismo. Iba po ang ATM card number sa bank account number. Inuulit po namin, ang aming tip na isabit bilang proof of account ay isang validated deposit slip. Dahil dito, makikita ang bank name, at account number. Kahit magdeposito lang po tayo ng maliit na halaga sa inyong bank account at ito ang i-upload sa dahil. Ayan, may katanungan po tayo galing kay Ma'am Romela. Kami po ay apat na beses nang nagpaulit-ulit ng pag-upload ng ID picture at GCash account pero laging no bank name. Sana po ay matulungan ninyo kami na maayos ito para makakuha ng unemployment benefit ang kapatid ko. Ayan, salamat po sa katanungan nyo, Ma'am Romela. Kung GCash ang ini-enroll, mangyari i-upload lamang ang screenshot ng profile page kung saan makikita ang inyong buong pangalan at mobile number. Para sa gustong mag-enroll ng e-wallet, RTC, CPO, katulad ni Ma'am Romela, siguraduhin ang mobile number, SIM card ay active. Bakit? Kinakailangan na active ang inyong SIM card dahil dito matatanggap ang reference number para sa pag-claim ng benefit. I-click ang drop-down menu at piliin kung ano ang i-enroll. Coins.ph, DBP Cash Padala through M. Lulier, GCash, Lulu Financial Services Philippines Incorporated, Paymaya Incorporated, Tayo Cash Incorporated, Universal Storefront Services Corporation, and Zybe Tech Incorporated. To date, here's the list of e-wallet, RTC, CPO. Ilagay ang mobile number at ulitin ito sa confirmation tab. Tip, numeric characters lang ang ilagay, huwag lagyan ng dash, space, or anumang non-numeric na characters.
Ang format na gagamitin ay katulad ng nakikita sa inyong screen. Yan, ito naman katanungan from Sir Gilbert Kaluya. Magandang hapon po. Magtatanong po sana ako kung pwedeng gamitin yung Pag-ibig Loyalty ng Union Bank para sa disbursement account. Salamat po sa inyong sagot. Mabuhay po kayo. Hi Sir Gilbert. Yan, may dalawang klase po kasi tayo ng loyalty card. Meron po tayong Pag-ibig Loyalty card at ang latest na Pag-ibig Loyalty Plus card. Ayan. So, ano yung pagkakaiba ng dalawa, no? Ang Pag-ibig Loyalty Plus card ng Union Bank ay considered na po as regular savings account at maaaring i-enroll sa ating DAEM. As compared with the Pag-ibig Loyalty card, ito ay ginagamit lamang bilang ID. No? So, wala pong additional security features na EMB chip at hindi ito nagagamit bilang ATM card, kaya naman hindi ito maaaring ma-enroll sa DAEM. Itong katanungan naman natin ay galing sa ating kaskwela na si Sir Jason Nacario. Bakit hindi ninyo tinatanggap yung disbursement na kulang ng middle name sa Union Bank card? Limited lang talaga yung letters ng name. Hanggang 20 letters lang allowed sa name. Mahaba po ang middle name ko. Yan, kaskwelang Jason. Isa sa mga hakbang para maproteksyonan ang members ng SSS from fraudulent transactions ay ang pagsisigurado na maibibigay ang benepisyo sa tamang account sa tamang miyembro. Kaya ang hinihingi po ng SSS na dokumento showing proof of account ay magsasaad ng kaparehong pangalan ng miyembro na nasa SSS records. Kung hindi po nagmamatch ang mga impormasyon na nakasaad sa inyong naisumiting proof of account, ito po ay posibleng i-deny namin. Maaari po lamang na gumamit ng ibang dokumento, no, with exact same name used in your SSS records para makapag-comply sa aming requirements. And so meron tayong tanong from Jasmine. Hello po, ask ko lang po paano kapag approved na po yung salary loan? Tapos close account na po pala yung nakalagay na LVP account. Paano po maayos yun? Hi Jasmine! Unfortunately, since close na po ang inyong enrolled disbursement account, the SSS will automatically cancel yung inyong pong approved loan once na ma-inform kami ng bank that the loan proceeds ay hindi po na-credit. This will, however, take time. Usually 30 days or more kasi po aantayin pa ng SSS ang notice from the bank bago po namin ma-cancel ang loan. In the meantime, you may re-enroll a new bank account and please make sure na active na po ang account na i-enroll. And as soon as makatanggap na kayo ng notice from the SSS na canceled na yung previously approved na loan, you may re-apply for a salary loan and then choose the newly enrolled bank account for the disbursement of the loan proceeds. SSS, bakit po ganon? Halos ilang beses na po kami nag-e-enroll ng bank account ng asawa ko. Puro lagi for branch approval. Pero tama naman mga pinapasa namin ng mga documents. Malinaw naman. Pero bakit ganon? Sana ma-approve na po. From Kaiskwela Kim. Mabuting araw po, Kaiskwela Kim. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa servicing branch kung saan po kayo malapit upang ma-follow up ito sa aming processing center. Maingat na binavalidate at bine-verify ng SSS ang mga dokumentong na ipasa sa DAEM katulad ng proof of account, ID card at selfie photo. Ito po ay upang maiwasan natin ang mga scammer at namimeke ng mga details at IDs para rin po ito sa inyong proteksyon at kaligtasan. Hello po, tanong ko lang kasi requirement po ng SSS sa pag-file ng retirement benefits na mag-open ng single account. Pwede po ba ang dati kong account sa BDO po na yun na rin yung isubmit ko? Thanks po from Ma'am Sylvia Galarse. So, mga ka-eskwela, mabuting araw. Ma'am Sylvia, good morning po. Mabuting araw rin po. Kung kayo po ay may savings account na peso na pa-credited, katulad ng inyong account sa BDO, maaari po ninyo itong i-register sa ating disbursement account enrollment module or DAEM. At sa pag-file ng inyong retirement benefit, ito ang piliing disbursement account upang dito na may credit ang inyong retirement pension o palamsaman or monthly benefit. Hi mga ka-eskwela, mabuting araw sa inyong lahat. Here is the last set of our questions. Mula kay Rafaeline Barogo, paano naman po yung redisbursement?
na-return na po yung credits ko dahil incorrect bank account, pero wala pa rin redisbursement sa e-services ko. I think ang ibig sabihin ni Ms. Rafaelin ay naibalik na sa SSS mula sa kanyang bangko ang kanyang benefit proceeds dahil incorrect bank account ang na-enroll niya sa SSS. Dahil dito, kailangan niya i-correct or baguhin ang kanyang bank details, and after that ay mag-request for redisbursement of benefits. Ang redisbursement feature sa inyong My.SSS account ay magiging available na kung na-recognize na ng aming system na unsuccessful ang crediting of your benefit proceeds by your bank. Makakatanggap po kayo ng notification from SSS on the unsuccessful crediting of your benefits, so pakihintay na lamang po. And once na natanggap na po ninyo yung notification, you may check again your My.SSS account. If the redisbursement module is already available, you may proceed to file for your benefit redisbursement if you have another existing bank account. Kung wala naman po, maaari po ninyong enroll ang bago ninyong bank account sa inyong disbursement account enrollment module or yung tinatawag nating DAE. Another question from Ms. Stella Marie Sayas. Tanong lang po, kapag po na-approve na yung disbursement, tsaka lang po makakapag-file ng MAT-1, I am self-employed and 7 months pregnant. Hoping po mapansin yung comment ko. Thank you. Hi, Ms. Stella Marie. You may already file for maternity notification kung meron na po kayong approved disbursement account sa ating DAEM. When filing online for any SSS benefits, katulad ng maternity benefit, a reminder on your disbursement account will be flashed on the screen. So maaari po natin basahin ito to ensure that the benefit proceed will be disbursed directly to your bank account. For the last question, ang nakalagay po is alphanumeric lang ang photo ng ID at chest level photo. Paano magiging possible yon e photo siyon to begin with kaya nag-error? Ano pong gagawin? From Ms. Catherine Bermido. Mabuting araw, Ms. Catherine. Marahil ang dinutukoy sa katanungan ninyo ay yung file name ng ID or chest level photo na inyong ini-attach sa inyong DAEM enrollment. Sa pag-save po ng nasabing photos, hindi po maaaring gumamit ng special characters dahil hindi po ito marirecognize o mababasa ng ating system. Alphanumeric lamang ang maaari ninyong ilagay sa file name nito para maging smooth ang uploading at pag-attach sa ating online submission. There you have it, mga ka-eskwela. Hopefully, natulungan at nagabayan namin ulit kayo with our answers. Kung hindi nasagot sa episode na ito ang inyong mga katanungan, just type them in the comment section at sisikapin itong masagot sa aming mga susunod na e-eskwela vlogs. But before we end, nais ko lamang magpasalamat muli sa lahat ng mga ka-eskwela natin na patuloy na sumusubaybay sa lahat ng vlogs at pati na rin sa mga nag-subscribe na sa official YouTube channel ng SSS gaya ng mga taga GP Electronics. Their comment says, "New subscriber po, thanks and God bless your content." Maraming salamat, GP Electronics. To all our subscribers and viewers, please share our vlogs and mga videos so we can reach more viewers upang makaguide ng mas marami pa sa kanilang transactions with SSS. Back to you, Sao! Maraming salamat po, Ma'am Normie, kay Ms. Para at Mr. Cifres, at pati na rin po sa buong kasamahan po mula sa Member Education Department na nakasama ho natin for our episode today para sumagot sa mga katanungan ng ating mga ka-eskwela. Sana ho ay mas na-guide namin kayo sa inyong pag-register sa My.SSS at sa pag-enroll ninyo sa DAEM. Again, we encourage you to maximize the advantages of our online transactions na kung saan mas pinabilis, mas pinadali at mas pinasimple ang transaksyon sa SSS. Kung kayo ho ay nangangailangan ng tulong kaugnay sa ating mga online transactions, maaari po kayong makipag-ugnayan sa mga official email addresses na nasa inyong mga screen. Maaari rin po kayong tumungo sa aming mga e-centers na nakalagay ho or nakalocate ho sa aming mga branches kung saan ho meron ho kaming mga kasamahan na handang tumulong at mag-assist sa inyo. At dito na po nagtatapos ang ating ikatlong episode ng eSkwela.
Samahan niyo po kaming muli mga ka-eskwela sa aming mga susunod pang mga tutorial vlogs. Mabuting araw po muli sa inyo mula sa amin sa SSS. The advent...